of heaven is like a treasure in the hidden field. Welcome back sa ating channel, mga katiyats, brothers and sisters in treasure hunting sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kumusta kayong lahat dyan? At sa ating mga kaibigan overseas, how are you today guys? Sana nasa mabuting kalagayan kayo dyan. At sa mga bago pa lamang sa aking channel na kapagbisita ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe. I-click ang red button down below, subscribe, and also hit the notification and the bell para meron kayong updates at mayroon tayong bagong video. At bago tayo magpatuloy, shout out muna. Alright, shout out kina Turio Bulsaw, Jeneline Moda, Elmer Luzano, Aquilino Alok, RB Official Vlog, Diluna Arnel, and also shout out kina Pangu Sylvester, Richard Gomez, Alma Ulep, Din Jumel, ICLM, TX, Rex Alipo. Shoutout din kay Frimar Dapat, Maria Deta, Matematiko Kaluin, Christine Pala, Padala Dapat, Alberto Akak, and also shoutout kina Crescenciano Sabinurio, Claro Lacuata, Elizalde Mendiola, Phil Surita, Cyril Halige. And lastly, ako'y mag-shoutout kina Bernard Pasyensya, Noynoy Villar Catarman, Jumari Abelia, Brendo Halige, Romel Kisolgon, Emerald Batang. At sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa inyong lahat guys. Ayun na ngayon magpatuloy. At ngayon ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga treasures na itinago sa mga old balloon or old atabay. Ating tingnan sa video ito. Okay mga katiyats, buckle up yourselves. Meron tayong classic na naman ito na treasure marker. Ito ang tinatawag natin na balloon or atabay or old well. Ang maganda dito ay meron siyang centennial old sampalok yata yan na kahoy. At meron akong narinig na nakakuha ng treasure sa sampalok at sa centennial tree na iba. Yung iba, yung maasim na itong pang tinula na klaseng prutas. Hindi kasi lumalaki ang iba. Siya ay itong kahit hundred of years old na ang iba at ang sampalok tree ay hindi kasing laki ng mga tuog or ng baliti tree or acacia tree na lumalaki talaga. So yan sa tingin ko ay qualified centennial old tree na ito. Itong nandito. At sa baba niyan, kung ang balon na yan ay kapanahonan pa ng inyong mga ninuno, pwedeng merong laman na treasure yan. Kasi ginagamit ang ating mga old atabay, old balon, old well, ay ginagamit yan ng mga Hapon na kanilang paliguan din. Doon sila umi-standby kung saan ang mga bahay ng ating mga ninuno. Kung merong source of water tulad ng balon, doon sila naninirahan kasi wala namang mga tao sa kabahayan noon. Iniiwan ng ating mga ninuno ang kanilang mga bahay noon at umakyat ang ating mga grandparents. Grandparents umakyat sa bundok at doon nagtago sa mga kuweba. Kaya ang mga Hapon ay naninirahan sa bayan at diyan sila naliligo sa mga balon na gawa ng ating mga ninuno. At pagkatapos ng gera, nang malapit nang matapos ang gera, marami sa mga balon ay nilagyan nila ng kanilang tinago na ginto. Itinago ito nila sa kanilang general, hindi nila isinama doon sa mga tinunaw na gold bars. Ang mga sarhento, sabihin natin, yung korporal na mga maliliit na ranggo ay nagtatago din yan ng mga nakaw na yaman sa Asia. Kaya meron tayong mga treasure na isang barita lamang, isang gold bar, merong treasure na isang supot lang na alahas. Yan ay itinago lang ng nag-iisang sundalo at tinago niya ng sikreto yan. Okay, ngayon mga katiyats, tanong ni katiyats, saan ba pwedeng hanapin natin ang treasure dito sa balon? Okay, pagpalagay natin na yan na balon ay kapanahonan talaga ng Hapon at yan sila naliligo. Malamang
merong iniwan dyan na importanteng bagay sa balon. Ngayon, saan ba natin hanapin yan sa balon? Yan ang problema natin. Karamihan sa atin ay hukayin kaagad natin ang balon dito sa baba. Okay, tingnan natin ang ginawa kong picture. Ito yan. Example, ito yung balon. Ay dito natin yan hukayin. Sa ordinaryong treasure hunter lamang or novice, hukayin kaagad natin to dito. Baka nandito nga, baka tinapon lang dyan, nandyan ang gold bars, di ba? Meron ding nangyari na ganyan, na tinapon dyan ang hinulog ang mga gold bars o sari-saring ginto, and then tinakpan muli ng lupa ang balon hanggang mapuno yan ng lupa. Meron ding ganyan na mga nangyari. Ngayon ay kung hukayin natin to dito, mga katiets, meron talaga tayong makita dyan yung mga old coins. Bakit merong mga old coins ang mga balon? Of course, pamanhiin natin yan na wishing well ang tawag. Magtapon tayo ng mga coin sa balon sabay sa pag-wish. Okay ka? Kahit hanggang sa ngayon, pag makakita tayo ng balon, pwede tayong magtapon ng coins and then sabay wish. Marami daw ang mga wish na na-fulfill, natupad na wish after mag-wish sa balon na may tinapon na coins. Kaya yan ay pamanhin. Kaya kung ating hukayin ang balon na ito, siguradong merong mga old coins yan dyan. At yan ang mga old coins ay hindi lang sa Pinoy, hindi lang sa ating mga lulot-lula, pati na rin yung mga Hapon. Ganyan din ang kanilang pamanhin, yung magtapon ng coins sa old well. Kaya merong mga old coins dyan, halo-halo lang. May Philippine-made coin, meron ding mga Japanese. At karamihan ang Hapon, nagtaka ako, bakit meron silang mga pera na coins na galing sa England, mga Queen Elizabeth. Ang marka yun ang pinagtaka ko, kasi hindi naman sila nakarating sa giyera sa Inglaterra or sa England. Dito lang sila sa Pacific. Kaya nagtaka ako niyan. Siguro, yan ay nakuha nila sa ating mga ninuno na merong mga pariente sa England. At ang mga coins na yun ay kinuha rin nila sa mga kabahayan. Sa palagay ko lang yan. Okay, ngayon mga katiets, meron akong i-share sa inyo na sikreto ng balon or ng atabay or old well, kung saan ba talaga yan ilalagay ng mga Hapon kung merong atabay or old well. Ito na yan. Ito yan. Ito yung inyong atabay or old well. And then meron siyang file of bricks. Or ito dito sa gilid dito, guys. Of course, merong mga bato yan, di ba? Nilalagyan niya ng bato. Or mga bricks. Ganyan, para magsisilbing itong dingding ng balon, di ba? Kung walang mga bato yan na nilagay diyan na phenyl, tinatawag na riprap. Kung walang riprap yan na bato, ay of course, kung lupa lang yan, babagsak ang lupa dyan at dudumi, marumi ang ating atabay. Kaya expected na mayroong dingding yan na bato ang mga old well. Okay, at dahil mayroong bato yan, hindi natin makikita na mayroong pala dito na chamber na hidden. Ayan. At ang entrance ng chamber na ito ay dito kadadaan sa balon. At nandito yung isang kahon na gold bars. Kanina dito kaagad tayo naghukay sa baba ng balon, di ba? Dito natin hinukay. Hanggang aabot pa tayo dyan sa kinakailaliman ng lupa sa bedrock, ay wala talaga tayong makita kasi nandito lang sa gilid ng balon ang hollow chamber na merong itong treasure box. Itong hollow chamber, pwedeng dumaan dyan ang tao na gumagapang nakayuko dito. Malaki yan. Kasi dyan ang tao na nakayuko. And then pagdating dito ng tao, pwede siyang tatayo. Kasi maliit na kwarto yan, yung chamber.
at ito box. Of course, ang laman niyan ay kung hindi isang tonelada, tatlong tonelada daw yan. Kasi may mabibigat ang mga gold bars. Ang isang gold bar noon ay 10 kilograms ang bigat. Ang 10 kilograms na gold bar ay merong halaga na 23,000 pesos. I make that 23 million pesos sa ngayon ang isang gold bar. E kung merong 200 gold bars dyan, edi hindi ka na makakatulog, bangungutin ka. Isang linggong hinahawakan mo yung kahit dalawang bareta lamang, hindi ka na makakatulog sa isang linggo hanggat hindi mo yan naibenta, ay magkasakit ka na ng insomnia. Kaya merong magandang maidudulot ang ginto sa atin, meron ding negative effect ang ginto sa tao. Pero sabi ng iba, kahit anong negative yan, basta ginto, pera na yan. Kahit hindi ako makakatulog, basta may ginto. Okay, sa mga mayayaman naman ay importante sa kanila ang matulog. Yung ginto ay pangalawa na lang. Reverse, tayo ay gusto natin na maraming ginto kahit hindi makatulog. Ngayon guys, ay sabihin natin, wala kayong detector. Hindi nyo ma-detect ito kung nandito kayo sa ibabaw, ay hindi nyo alam kung nasaan yan, kung nasa kabila ba. Walang detector. Merong solusyon dyan. Ito ang solusyon dyan. Kumuha kayo ng maraming tubig na may na nilagay sa balde o balde na puno ng mga tubig at buhusan nyo ang palibot ng balon sa distansya na 1 meter hanggang 3 meters. Ito, 1 meter ito, papunta dito ay 3 meters. So 1 to 3 meters, buhusan nyo yan ng tubig ang palibot ng balon. Okay? At kung saan na parte ng lupa sa gilid o palibot ng balon na madaling mag-absorb ang tubig, dissipate, madaling mag-dissipate, madaling mag-absorb. Ano ba sa Tagalog yung absorb na yan? Sa lupa, example, dito sa kabila, pag binuhusan mo ito, ang tubig ay mag-spell out lang or lalabas or hindi mag-absorb. Pero merong portion na sandali lang ang tubig bilang mawala at nag-absorb, pumasok sa lupa. Ang ibig sabihin, kaya pumasok ang tubig ng mabilis sa lupa, nag-penetrate ka agad, ay dahil merong hollow chamber sa baba. Ang hollow chamber ang siyang sumipsip ng tubig. Kaya kung ganyan ang mangyari, kung saan na parte diyan sa palibot ng balon na madaling mag-absorb or mag-dissipate or mabilis sumipsip ng tubig ang lupa, yan ang malaking possibility na mayroong hollow chamber sa gilid ng balon. At ang gilid ng balon na yan ay ang daanan ito papunta sa chamber. Kaya yan ang sekreto ng mga old well. Ang old well ang daanan, ang tinatawag na vertical shaft. Shaft ang balon at nilagyan nila ito dito ng patch or bato na nakatapal dyan para hindi makita itong entrance. Okay, at karamihan yan ay height lang ng tao. Ang paghanap niyan ay height lang ng ulo mo. Kung tatayo ka diyan, ay height niyan ng iyong mata o ulo. Lilingon-lingon ka lang. Pukpukin mo yung mga gilid ng balon. Kung saan yung malakas ang tunog, ibig sabihin yun na ang entrance to the itong treasure bunker na nandoon ang treasure box. Okay, sana ay klarong-klaro guys ang aking pagpaliwanag. Ako'y gumagawa pa ng mga diagram para lamang ipaliwanag sa inyo at i-share ang sikreto ng balon. Ang balon ay isang central shaft going to the treasure. At ang kanyang daanan ay very secret. Pero ngayon, atin na yan na-reveal. Okay, pasok ka dyan. And then, dito,
Okay, baboom! Ang iyong mga pangarap ay natupad. Okay, ako'y magpaalam na mga katiyats, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating channel. May the Lord guides you in every move that you make. Ciao for now! Ang saya, balik sa problema. At bukas ng umaga, uulitin ko pa ba ang kahibangan ito sa tingin ko?